Hindi muna ako gumawa ng mga tutorials and learning videos in classroom. So, I just want to share something for you guys. So, eto siya. So, yan. Helmet. Ayan. So, matagal ko na kasing dream ito. Yan, itong helmet na to. So, ngayon lang natupad. Ayan. Ngayon lang natupad. Kasi hindi naman siguro masama na minsan yung isang simpleng pangarap mo ay tutuparin mo because you work hard, no? So hindi naman masama siguro yun. So ito, binili ko siya kasi gusto ko nang palitan yung luma ko. So ito kasi yung luma ko, guys. Ayan, ito yung luma ko. Ayan, actually may matagal na kami nitong pinagsamahan, pali almost 2 years na din. Ayan. So, dito ko kinakabit yung GoPro. Tapos, dual siya. Yan. Ang ano po sa kanya, guys, ilang beses na kasi siyang nalaglag. So, una at arawan namin ang pinagsama namin. Tapos, modular siya, guys. So, yung binili ko kasi, itong Evo, full face kasi siya. Siya kasi modular. Tapos, meron ako sa kanyang napansin kasi, kapag kasi ako nagtatry na nakataas siya minsan, minsan na akong muntik-muntik ka na ako ma-aksidente kasi una nung pagbiglang siyang napadaan lang ako sa parang mabag ko siya nung nag-bounce yung motor, bumaba siyang biglang ganun. Tapos yung pagbaka niya, class, pagbaba nito, guys, ay hindi siya dito as in mababa na diretso siya na lock na ganun. Nandyan lang siya, so yung mata ko natakpan niya, tapos nasa pinakang highway ako, so I don't know kung anong, hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko kung titigil pa ako. So nagsignal ako, nagdahan-dahan ako, kahit nasa gitna ako, wala akong makita. And then, dali-dali ko siyang ginanon, tinaas, tapos nung pagtaas ko, bumaba na naman siya. So sabi ko, baka luwag lang or baka may pwedeng i-adjust dito. Kaya lang, ginawa ko na siya, in-adjust ko na siya, wala talaga, bumabagsak talaga. At the same time, kahit nakasara siyang ganyan, guys, ito kasing visor niya sa loob, itong visor niya, kahit malakas yung hangin, biglang bumababa ng ganon. Biglang bumababa ng ganon. So, hindi ko alam kung nilagyan ko na siya ng tape. Actually, nilagyan ko na siya ng tape sa loob para nakadikit lang siya permanently. Kaya lang natatanggal siya. Siguro dahil naulanan, yung moist ng ulan, ng alikabok, siguro tanggal na rin yung ano niya sa loob. Yung nilagay ko na double-sided tape. So, ayan siya. So, pinalitan ko na siya. So, ayan siya. Itong helmet na to. So, hindi ko nasasabihin kung ano yung brand ditong helmet na to. Kasi, ang ginawa ko dun sa brand niya, nilagyan ko ng tawag dito. May takip kasi ng ano ng jacket. So, ayan siya. So,
matagal-tagal din ang pinagsamahan namin ng helmet na to. So, actually, hindi ko naman siya talaga isa sa walang kagamitin ko pa rin. Siguro pag, ano, pag yan lang sa mga kanto-kanto. Ayan. So, ito na siya. So, ang size ko lang ito, guys, ay XL. So, XL yung size niya dito. Makapansin niyo. Tapos, guys, luwag siya sa akin. Sobrang luwag niya sa ulo ko pag binasa ko siya. Tapos, nilalagyan ko lang siya ng bonnet. So, sa loob, naglalagay ako ng bonnet kasi ito makapal para mag-fit siya dun sa sa ulo ko. Kasi yung ulo ko kasi medyo maliit lang siya eh. Tapos, malaki siya. So, sabi ko, siguro yung size ko is large. Large lang siguro ko. Kaya yung in-order ko is yung large. Pero actually, guys, kung titingnan nyo, yung large ng Evo, saka dito sa dati ko, mas malaki yung large. Tapos ito, maliit siyang tingnan pero luwag sa akin. So, ang pinagkaiba kasi, ito malaki siyang tingnan pero magaan siya. Mas magaan siya compare dito sa hawak, dito sa luma ko. Tapos, ang nagustuhan ko sa kanya, makapal kasi yung foam niya. Sobra yan. Yan lang yung nagustuhan ko sa kanya, makapal yung foam niya sa loob. Tapos, ito. Ayan. So, ito kasi manipis lang talaga yung foam niya. Tapos ramdam mo talaga yung foam, yung parang styro dun sa loob. Kahit meron akong bonnet. Tapos, ang maganda lang sa modular, sa akin, katulad ko na nag-drive ng motor. Kasi meron akong na eyeglass. Labo kasi yung mata ko, kaya may salamin ako. Bale, kapag ka kasi susuot ko siya, tinataas ko muna to. And then, hindi sasabit dun sa ano ko. Yun lang yung kagandahan at advantage sa mga may diferensya yung mata kapag gagamit ng helmet. Unlike dito sa isa, guys, kailangan kong tanggalin yung salamin ko kasi kung hindi ko siya tatanggalin naman yung salamin ko, guys, hindi ko siya maisuot. So, katulad nito, kapag ka siya ay isunod ko, so, ganyan yung magiging itsura niya, guys. Ayan. So, yan yung ano niya. Tapos, siguro, yung salamin, ang gagawin ko, ipapasok ko na lang siya dito sa loob. Dahan-dahan lang, para hindi siya masira. So, konting dahan-dahan. Kasi pag tinanggal mo siya, guys, may salamin ka, hindi mo siya matatanggal. Kasi nga, maglalaki yung, eto, sasabit siya talaga yung salamin mo. So, yun lang yung disadvantage pag full face at nakasalamin ka. So, yun siya. Ang maganda sa kanya is na nahakab siya, guys. Nahakab siya dun sa ulo. Nahakab siya sa dun sa ulo. Pagpasok mo, medyo sakto siya. Tapos pagpasok sa loob, parang humahakab siya. Alam niyo yung humahakab? Yung pagpasok siya, yung parang nagpipit siya, ginaganon yung ulo mo. Tapos, komportable siya, malambot. And then, makapal yung ano niya, yung loob niya. And then, unang ano ko siya sa kanya is malamig siya dun sa loob. So, hindi ko siya pinopromote. Hindi ko siya pinopromote, pero based lang kasi dun sa experience ko, no? So, hindi ko siya talaga pinopromote. Yan. So, yan yung, unlike dito na sa isa na hindi ko na kailangan tanggalin pa yung salamin ko. So, yun lang yung advantage nitong modular sa isang driver ng motor or nagda-drive ng motor na nakasalamin katulad ko. Siguro kung naka-contact lens ako, kahit siguro ano, diretso na yun doon sa full face. Ayan. So, yun lang yung ano. And, gusto ko palang i-shout out si Alior Win Adayon. Nagsabi na dami kasi sila kasi yung nagko-comment na doon sa mga videos ko na ma'am, face reveal na po please, mga ganon. So, ayan na. So, shout out to Alior Win Adayon. Ayan. And to Jasper Paat comment, Jasper Paat na nag-comment din siya, commented that ma'am please face reveal na po. Ayan. So, and shout out to JR Arvera, pinsan ko sa Quezon, vlogger din siya. So, shout out sa inyong lahat. Siyempre, shout out to Marche Soriano for delivering this item to me.
Maraming maraming salamat lagi sa pagtangkilik at panonood ng mga videos ko. And if you want something more, so huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung aking channel. And like na rin po ninyo, and then tap niyo na rin po yung bell notification. Tapos piliin niyo po yung all para po ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Thank you po and God bless po.